mga kwento ng pag-asa, aral, inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Handog ng radyo natin FM Nationwide. Kasama si Miss Gladie Mabini. Gladly yours. Tuwing Linggo, alas 9 ng gabi, it's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours. Handog ng radyo natin FM Nationwide. Kasama si Miss Gladie Mabini. Gladly yours. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo, mga mahal kong tagapakinig? Opo, it's a wonderful Sunday. Isang linggo na ulit ang lumipas sa ating mga buhay. At salamat sa Diyos na itawid natin iyon ng matagumpay. Kaya heto tayo ngayon at muling nagkakarinigan sa ating palatuntunan. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga naka-tune in na sa atin, welcome po. Sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan today, happy, happy birthday po sa inyo. Thank you so much for celebrating it with us on your background. Sa lahat ng naaabot ng signal ng ating himpilan, pagbati po ng isang napakaganda at mapayapang gabi sa inyong lahat. Kumusta po kayo, mga mahal kong kaibigan? Ang dami nang nangyayari sa ating mundo. Noong isang araw lamang ay laman ng mga balita ang mga malubhang pagbaha, no, sa ilang mga bayan ng Western Europe. At talaga namang nakakagimbal ang mga pangyayari sa kung papaanong ang mga pagbaha na iyon ay pwede palang maging ganoon kalakas, di ba? At pwedeng ganoon kadami ang pwedeng maapektuhan at masalanta. Patuloy din na nananalasa ang COVID-19 Delta variant sa Malaysia at Indonesia. At ngayon, I suppose, kabado na naman tayo sa balita dahil sa kumpirmasyon na narito na rin ang Delta variant na ito sa ating bansa. At maaaring nagugulumihanan na naman ang ating kaisipan kung ano ang mga susunod na mangyayari ulit. Kasi 'di ba, noong mga nakaraang araw, niluwagan na rin sana ang mga restrictions. In fact, meron ng mga bata na pwedeng lumabas, pero with this development now ay mukhang may mga pagbabago ulit na mangyayari. Talagang hindi po madali ang ating panahon sa ngayon. Mabigat ang mga paghamon na kailangan ho nating harapin. At halos wala din naman tayong masulingan, 'di ba? Dahil lahat naman ay apektado. Kahit saan man tayo magpunta, basta mayroong tao na andyan ang banta ng hawahan ng COVID at iba pang karamdaman. Kaya marapat lamang, no, na lalo nating paigtingin ang ating pananampalataya sa Diyos na ingatan ang ating buhay at ang buhay ng mga taong mahalaga sa atin. Lalo na at hindi naman nalilingid sa Diyos ang ating mga kalagayan, ang ating mga takot, pag-aalala, ang ating mga pangamba. Di ba nga ang sabi sa Psalm 33:13, sabi, "From heaven, the Lord looks down and sees all mankind." Kaya nga, minsan, di ba, nagugulat tayo. Wala naman tayong pinagsasabihan na iba ng ating mga pangangailangan or ng ating mga problema. Ang Diyos lamang, nagdasal lamang tayo. Tapos biglang, ayan, answered prayer tayo. May mga tao na ginamit ang Diyos para tugunin ang ating panalangin.
Kasi nga, nakikita ng Diyos ang ating kalagayan from His throne. Alam niya ang nangyayari sa bawat isa sa atin at tumutugon siya sa ating mga dasal. Naalala ko yung isang kwento na aking narinig. Meron daw pong isang single nanay. Walang-wala na siyang alam na mapagkukuhanan ng ipapakain sa kanyang mga anak. Kasi lahat ng sari-sari store sa kanyang paligid na utangan na niya. At lahat ng kapitbahay, siguro nahinga na rin niya ng tulong, kaya nagdadalawang isip siya kung lalapit ba siya ulit. Hanggang sa siya ay nagpa siya. Punta siya sa isang radio station sa kanilang bayan. Mananawagan siya ng tulong ang naisip niya. Kaya lakas loob na pumunta nga siya doon sa radio station na yon at nakiusap sa announcer kung pwede ba siyang manawagan on air. At pinagbigyan naman siya ng announcer na ito at nanawagan nga siya on air. So, nang matapos niyang sabihin ang gusto niyang sabihin, ibinigay niya ang kanyang address at tinapos niya ang kanyang panawagan sa ganitong mga salita. Sabi niya, "Naniniwala po ako na hindi magpapabaya ang Diyos sa mga kagaya kong nangangailangan." Ang hindi niya alam, ang kanyang panawagan ay narinig ng isang mayamang tao, ma-impluensyang tao, makapangyarihang tao. Sobra-sobra ang pagpapala sa taong ito. Pero ang kanyang paniniwala, walang Diyos na tumulong sa kanya para siya ay makarating sa kung nasaan siya. Ang kanyang paniniwala, siya ang nagdala sa kanyang sarili sa tugatog ng kanyang tagumpay. At nang marinig niya ang tinuran ng nanawagan na single nanay, nang uuyam na napalatak siya. At sa isipan niya, ang sabi niya, "Ay, Diyos, walang Diyos. Kawawa lang ang babaeng ito kung aasa sa Diyos." Kaya pagdating niya sa kanilang opisina, tinawag niya ang kanyang sekretarya. Nagbigay siya ng 20,000 pesos at ang kanyang sabi ay ganito, "Ito, meron kang 20,000 pesos. Ang 10,000 pesos, pumunta ka sa grocery at mamili ka ng pangangailangan ng isang pamilya. Ang 10,000 hindi mo gagalawin, ibibigay mo ng cash sa babaeng nanawagan sa radyo na ito. Tawagan mo ang radyo na yan at alamin mo kung ano ang address ng babaeng yon at ihatid mo itong pinabibigay ko. Pero ito ang sasabihin mo sa kanya. Ako ang tumugon sa kanya, hindi ang Diyos na inaasahan niya." Kaya humayo nga ang sekretarya at sinunod ang sinabi ng kanyang amo. At nang makaharap na niya ang babaeng nanawagan, eksaktong salita ng kanyang amo ang kanyang binitawan. Ang sabi ng sekretarya ganito, "Naririto po ang ayuda para daw sa inyo. Pero sabihin ko daw na sa kanya ito nanggaling at hindi sa Diyos na inaasahan mo." Nagulat man ang single nanay no sa dami ng groceries at sa sinabi ng sekretarya, buong pagpapasalamat niyang tinanggap ang tulong at ganito ang kanyang sinabi sa sekretarya, "Pakisabi po sa inyong boss, maraming salamat kasi nakinig siya sa Diyos. Siya po ang ginamit ng Diyos upang tugunin ang aking inaasahan." Psalm 33:13, kaibigan. "From heaven, the Lord looks down and sees all mankind." Nakikita niya po tayo, ang ating pinagdadaanan, ang ating mga kahirapan, ang ating mga pighati. At kahit na sino, kahit ang mga taong hindi naniniwala sa kanya, ay kaya niyang pasunurin upang tugunin lamang ang ating panalangin. Ganoon ho siya kamakapangyarihan. He watches over us and wants the best for us. This God na siyang nagbigay ng buhay sa atin ay hindi po bingi o bulag sa atin hong mga hiling. He answers prayers
ang kailangan lamang ay matutunan natin na siya ay kilalanin sa ating buhay at i-recognize sa ating mga sarili na siya ang Diyos ng buhay natin. You see, my friends, itong mundong ito kung nasaan tayo, dumadaan lang tayo dito. Yes, it is true. Unfair ang buhay sa mundong ito. Marami ang masama, marami ang ganid, marami ang abusado sa ating paligid na namamayagpag at nabubuhay sa karangyaan. Para tayong nasa gyera araw-araw dahil sa ating pagsisikap na mabuhay ng tama at may dangal. May mga panahon pa na dahil sa bigat ng ating mga binibit-bit na obligasyon, sa bigat ng ating mga suliranin, ang ating pakiramdam, parang isang parusa ang patuloy na mabuhay. Totoo ang ganitong pakiramdam. Totoong totoo ito, lalo na doon sa mga tao na sa tao din nakatingin at humuhugot ng lakas at tibay ng kalooban. At yun po ang isa sa napakalaking pagkakamaliho natin. Ang tayo ay tumingin sa ating kapwa-tao at doon humugot ng ating lakas at tibay para manatiling buhay. Samantalang katulad natin, sila din, kahit na gaano yan kayaman, kahit na gaano yan ka-impluensya, kahit na gaano kataas ang posisyon niyan sa gobyerno man o sa kanilang kumpanya, sila po ay may pangangailangan din. Limitado din na katulad natin. At hindi nila kayang tugunan ang lahat ng ating pangangailangan dahil sila mismo ay may mga kinakaharap ding suliranin at nangangailangan din ng tagapagligtas at tutulong sa kanila. Nakatulad ho natin, meron din ho silang mga kahinaan at pagkukulang at meron ding tendency na magkamali at makapanakit ng kapwa katulad ho natin. My friends, mahirap po ang buhay. Totoo talaga yan. At lalong mas mahirap kung hinaharap natin ito ng mag-isa. Yung sinasarili ho natin ang lahat ng ating problema kasi akala natin, ang nasa isip natin ay wala tayong matatakbuhan o walang pwedeng tumulong sa atin. My friend, I tell you, hindi yan totoo. Meron ho tayong Diyos na nagmamahal sa atin at nakahandang umagapay sa atin habang tayo po ay naririto sa mundong ito. Hindi ho ba mas magaan ang lahat kung alam natin na meron ho tayong kasama at meron tayong mahihingan ng tulong kapag tayo po ay nahihirapan? At hindi ba mas maganda kung alam natin na ang someone na yun, na ating kaagapay, na ating tinitignan, na katulong natin habang tayo ay naglalakbay, ay kayang tugunin ang ating mga panalangin anytime, anywhere. Because He is someone who is not limited by time and space. Siya ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng magandang bagay sa atin at nagmamahal sa atin at may control sa lahat ng bagay sa buong universe, hindi lamang sa earth, 'di ba po? Kaya huwag ho nating hayaan na patuloy ho tayong nabibigatan sa ating paglalakbay sa buhay. Kasi hindi naman necessary na ganoon ang ating gawin. We can always do this journey with God, 'di ba po? Ilagak sa kanyang mga kamay ang lahat ng mga bagay na gumagambala sa atin, ang lahat ng ating mga pangamba sa ating kinabukasan, ang lahat ng ating mga pangarap sa buhay. Ibigay ho natin yan sa kamay ng Diyos at hayaan ho natin na siya ang gumalaw para sa atin. At makikita ho ninyo mga kaibigan, gagaan po
ang ating pamumuhay, magiging mas smooth ang ating paglalakbay. Hindi dahil nawala na tayo ng suliranin or hindi dahil wala na tayong problema. Meron pa din ho yan. Pero yung katotohanan na hinaharap natin ang mga bundok quote-unquote na ito sa ating buhay ng may kasama na nakahandang agapayan tayo, tulungan tayo, kargahin tayo. Ibang usapan ho yun, mga kaibigan. Mas magaan ang lahat. Mas mapayapa ka na lalaban kasi alam mo that you are not fighting alone. God is with you, in you, for you. Okay? Welcome po sa programang nagtatampok ng istorya ng inyong aral, inspirasyon at pag-asa. Ang atin pong Gladly Yours na sumasa inyo po every Sunday sa mahigit na 100 himpilan ng Radyo Natin FM sa buong bansa. At live din ho tayo na napapakinggan sa radyonatin.com para naman sa ating mga kaibigan na nasa Metro Manila o kaya naman ay nasa abroad. Meron ho tayong replay ng episode na ito sa ating YouTube channel na Gladi Mabini, GladyMabini. Yan po ang ating YouTube channel. And anytime ay pwede nyo hong balikan iyan. And for info, mula ho nung tayo ay magsimula sa programang ito, lahat po ng ating mga episodes ay naandyan po sa YouTube channel na yan. And I would really appreciate, mga kaibigan, if you can support that channel. Okay? Hahanapin nyo lamang po Gladi Mabini, GladyMabini. Meanwhile, narito muna ang aming pambungad na awitin para sa inyo. You are listening to Radyo Natin FM nationwide. We are your friend, your radio. Gladly Yours. Kaagapay natin sa programang ito ang Charm FabCon. Mga misis, alam nyo ba na kahit na nasa bahay lamang ay pwede pa ring mangamoy pawis at kulob ang damit ng pamilya? Kaya ang payo ko, subukan na po ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm FabCon ay may Stay Fresh Technology, kaya damit ay masarap at kumaka-bloom sa bango. Subukan na ang Charm FabCon, bangong kumaka-bloom. Ang Charm Fabric Conditioner is manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. At huwag din ho natin kalimutan, clean hands protect us from infection. So, take time to learn the proper 20-second hand washing procedure. Gamit po ang antibacterial soap para makaiwas sa coronavirus infection. This is also a public service reminder from ACS Manufacturing Corporation, maker of Shield Bath Soap. Magandang gabi din po to our MX3 family na lagi hong paalala sa atin. Patuloy nating alagaan ang ating kalusugan, palakasin natin ang ating resistensya sa pamamagitan ng 7-8 oras na pagtulog, pagkain ng masustansya at laging pananalangin. Let us be extraordinary with MX3. Alam ko, excited na kayo para sa ating tampok na liham for tonight, kaya simulan na ho natin. Ang liham na ating babasahin ay mula sa Iriga City. Naririto. Magandang gabi po, Miss Glad. Ako po si Leo. Hindi ko po tunay na pangalan, pero taga rito po ako sa Iriga City. Ako po ay 26 years old at narinig ko po ang programa ninyo mula sa nanay ko, kaya naisipan ko ding humingi ng payo. Meron po akong fiance. Itago na lamang ho natin siya sa pangalang Pia. Noong 2019 po ako nag-propose sa kanya. Third year anniversary po namin iyon. Last year sana namin balak na magpakasal, pero dahil sa pandemic, kinailangan naming i-postpone. Magpapagawa pa lamang sana kami ng bahay, pero dahil tumagal din ang lockdown,
napagdesisyonan po namin na wag muna sa ngayon. Naisipan ni Pia na mag-live-in na muna kami para mas makaipon pa kami. Miss Glad, masasabi ko na simple lang ang klase ng relasyon namin ni Pia. Hindi naman siya silosa at hindi naman ako siloso. Siguro dahil mature na kami pareho at meron kaming tiwala sa isa't isa. Gusto ko po sana na kasal muna kami bago kami magsama sa isang bahay. Pero nag-insist siya na bakit pa namin yun hihintayin? Imagsasama din naman kami after the wedding. Kaya pumayag na ako. Nag-rent po kami ng apartment na mas malapit po sa workplace ni Pia para mas convenient para sa kanya. Hindi rin naman naging issue sa akin yon dahil 20 minutes lang naman ang layo sa akin at meron naman akong sasakyan. Miss Glad, sa totoo lang, noong unang araw na magkasama kami, kabadong-kabado pa nga ako. Schoolmate ko po si Pia noong high school at college. Nagkakabatian kami sa daan pero bihira din naman na magkasama kahit madami kaming common friends. Nagkakilanlan lang kami ng lubusan nung nagkaroon kami ng graduation party na magkakaibigan. At doon nga nag-umpisa ang aming istorya. Noong panahon na yon, hindi pa ako naghahanap ng trabaho. Hindi rin naman ako pre-nature ng magulang ko dahil bunso naman ako sa magkakapatid. At the same time, ang paniniwala ng aking mga magulang ay hindi dapat na iniaatang sa kanilang mga anak ang kanilang pangangailangan. Pero sinabi ni Pia noon na bago ko daw siya ligawan, maghanap muna ako ng trabaho. Naginawa ko naman, naghanap nga ako ng trabaho. At pagkatapos ng ilang buwang pag-uusap, sa chat at pagbisita sa kanya, ay formal na nga akong nanligaw. Si Pia po ang tipong masasabi mo na independent woman. Gusto niya po noon na 50-50 lagi ang hatian namin sa mga ginagastos namin sa dates. Meron po siyang paninindigan at strong ang kaniyang personality. Dahil po siguro panganay siya sa kanilang magkakapatid. At noong medyo maayos na nga ako sa trabaho, sa kanya ako sinagot. Okay naman kami, Miss Glad. Smooth ride ang aming relasyon. Minsan may away, pero madalas okay kami. Nagkikita kami once or twice a week at tuwing merong mga special occasions para mag-date sa labas. Tumagal kami ng 3 taon na ganoon ang setup. Naging stable na din ang trabaho ko at noong ma-promote nga ako, doon ko naisipan na mag-propose na. Nakalaunan, yun nga, niyaya niya ako na magsama na kami na inuuhan ko nga. At kontento na po ako kay Pia, Miss Glad. Lalo na at peaceful din naman ang naging live-in setup ko sa kanya. Noong nagsasama na kami, una ko pong napansin ay ang kaniyang pagkahilig sa pagbili ng mga bagong damit, sapatos, mga bags, at medyo magulo po siya sa gamit at sa bahay. Ako ang tagaligpit ng mga kalat niya. Prito lang din ang alam niyang lutuin na hindi naman din sana problema sa akin dahil kahit puro lalaki kaming magkakapatid, tinuruan naman kami ng nanay namin sa mga gawaing bahay. Pero kahit na ganon, hindi rin naman yun naging usapin sa amin. At dumating nga itong pandemic. Nag-umpisa na din po siyang mag-work from home, kaya lagi na lang siya sa bahay at ako na lang ang lumalabas para pumasok sa trabaho. Okay pa rin kami noon, Miss Glad. Pero nagbago ang lahat nang bago matapos ang 2020, isa po ako sa na-retrench sa aming kumpanya. Nawalan po ako ng trabaho. Nung una, supportive si Pia na makakahanap akong muli ng trabaho. Pero sa kasamaang palad ay hindi pa nga ako nakahanap. Kaya sinabi ko sa kanya na gusto ko muna sanang i-pursue ang passion ko. Doon medyo naging iba ang timpla
ng kanyang pakikitungo. Gladly yours. Gladly yours. Matagal ko na pong hilig ang pagguguhit at pagpipinta, Miss Glad. Hindi ko lamang po pinursu. Gusto ko sana kahit na papaano ay magamit ang talento ko. Hindi naman ako pinigilan ni Pia, pero hindi rin naman niya ako sinuportahan sa desisyon ko. Pero kahit na ganoon, binigyan ko ng pagkakataon ang aking pagpipinta. Lalo na at kahit papano ay nakakabenta naman ako ng aking mga gawa. Sa tulong na din ng aking mga magulang, kapatid at mga kaibigan. Sila ang nag-aalok sa mga kakilala nila ng aking mga natapos. Pero syempre, kung ikukumpara sa sweldo ko noon, hindi ito masyadong kalakihan. Hindi pa naman ako kilala. Pangalawa, pwedeng wrong timing din, may pandemic at mas marami ang nagtitipid kahit na may pera. Ganun pa man, Miss Glad, masaya po ako sa aking ginagawa. Pero si Pia, hindi. Nag-umpisa siyang maging magalitin sa akin. Isang bagay na kailanman ay hindi ko pa noon naranasan sa kanya. Nandoon din yung lagi niya akong sinisisi sa halos lahat ng kapalpakan sa bahay. Malate lang ng isang araw ang pagbabayad namin sa mga bills, mainit na ang kaniyang ulo at ako na ang napagbubuntunan. Noong may trabaho po ako, ako ang nagbabayad ng kuryente, renta at tubig. Siya, wifi at groceries. Okay lang naman sa akin dahil alam ko na nagpapadala siya buwan-buwan sa kaniyang pamilya. Pero nung mawalan nga ako ng trabaho, napagkasunduan namin na 50-50 muna ang hatian sa lahat ng bills. At nadidiliman, pero nakakapagbigay pa rin naman ako ng part ko. Pero sa paningin ko, Miss Glad, nagbago si Pia. Siguro dahil oras-oras na kami na nagkakasama, mas nagkikita na kami, parang doon ata kami talagang nagkakakilanla ng lubusan. Nandun po yung humihirit siya na hindi naman tunay na trabaho ang aking ginagawa, na hindi naman yun makakabuhay ng pamilya. At huwag ko daw subukin na galawin ang aming savings. Na andun din yung ako na ang lahat ng gumagawa ng gawaing bahay. At hindi niya kailangan na tulungan pa ako dahil mas busy siya sa kanyang pagtatrabaho. At naging verbally abusive na din ho siya sa akin. Pinipilit kong unawain ang pagiging ganoon niya at tinatanggap ang mga masasakit na salita na sinasabi niya sa akin. Ang iniisip ko na lamang siguro dala na rin ng hindi na niya magawa ang gusto niyang gawin katulad ng pagbili ng mga bagay na gusto niyang bilhin. Wala naman po akong balak na gawing permanenteng trabaho ang pagpipinta. Naisipan ko lang na mabigyan sana ng pagkakataon na makabenta at ma-appreciate ng ibang tao ang aking mga ginagawa. Pero dahil sa mga sinasabi niya, naaapakan po ang aking pagkatao. Pero dahil ayaw ko nang palakihin at nagsasawa na din ako sa araw-araw na pag-aaway, naghanap na lang din ako ng trabaho. At last month nga, Miss Glad, nag-umpisa na ako na magtrabaho ulit. At tama nga po ako, natigil ang aming pag-aaway. Pero niminsan ay hindi humingi si Pia ng tawad sa mga nasabi niya sa akin, bagaman at alam niya na lubos akong nasaktan sa mga binitawan niyang salita. Ang binungad niya lang sa akin ang sabihin ko na may trabaho na ako ulit ay kung ibabalik na ba namin ang dating hatian namin sa aming mga bayarin. Miss Glad, simula noon ay nagdalawang isip na ako kung itutuloy ko pa ba ang kasal o ang aming relasyon. Kasi nakakahiyamang aminin, pero natatakot ako. Natatakot ako na kung itutuloy ko ito ay baka pagsisihan ko pagdating ng panahon. Pero natatakot din ako na kapag nakipaghiwalay ako kay Pia, ay maging iba naman ang pagtingin sa akin ng ibang tao, lalo na at madami kaming common friends. Hindi ko alam ang aking gagawin, Miss Glad. Mahal ko si Pia pero hindi ko alam kung mahal niya din ba talaga ako dahil sa kanyang mga ipinakita at naranasan ko sa kanya.
Siguro po sa iba ang babaw pakinggan ng problema ko, pero litong-lito ako. Ang tangi ko pong nasasabihan nito ay ang best friend ko at ang kuya ko, at pareho nilang sinabi na hiwalayan ko na dahil kung hindi naman daw po niya ako kayang suportahan, ano pa daw ang magiging point ng wedding vows ng to love and to cherish, for better, for worse, for richer, for poorer, kung sa ganoon pa lamang ay iba na ang ipinakita niya sa akin. Sana po Miss Glad ay mabigyan ninyo ng pagkakataon na mabasa ang aking istorya. Gusto ko sana na makahingi ng payo mula sa ibang point of view na katulad ninyo. Mukha man pong one-sided ang story na ito, pero wala pong dagdag bawas ang mga detalye na akin pong binanggit. Ngayon pa lamang, maraming salamat po. Gladly yours, Leo Irigaciti. Gladly yours. Gladly yours. Hello sa mga taga-Iriga at Trinconada District na nakikinig sa atin ngayon. Maraming salamat for piping in. Hi Leo, nakakalungkot man pero ang iyong istorya ay isa lamang sa mga kwento ng epekto ng pandemya sa maraming relasyon. It's really true. Hard times expose our weaknesses and sometimes our deepest, darkest us. Malungkot na kinailangan ninyong pagdaanan ang ganitong sitwasyon sa inyong pagsasama. But we need to understand na itong panahon talaga na meron tayo ngayon sa gitna ng pandemya ay humamon sa pagkatao nating lahat. It really pushed us to our limits, especially marahil para sa katulad ni Pia na base sa iyong kwento ay isang very independent, strong woman. And honestly, no, sa dami ng mga strong woman na aking nakasalamuha, normal talaga ang maging driven na madalas ay nakikita ng iba bilang pagiging dominante kahit na sabihin na hindi naman supposedly. Kasi these are the kind of women na talagang go-getter, no? At bagaman at taong-tao din naman sila at kasing tindi ring magmahal ng iba, mas madalas na nakikita ng tao ay ang kanilang pagiging strong and aggressive na side kesa doon sa femininity na meron sila. At hindi ko man personal na nakikita or kakilala si Pia Leo, I have this feeling na baka may ganoon siya. Base sa iyong kwento, mukhang may mga obligasyon siya sa pamilya, considering na siya ang panganay sa magkakapatid at pwedeng pressured din talaga siya to really be financially stable. Patunay doon ay yung pinagsabihan kanya na maghanap ka muna ng trabaho bago ka pa manligaw sa kanya. At ang mga ganito, may pinanggagalingan yan, may pinaghuhugutan yan. Something na dapat ay alam mo din para mas maunawaan mo. Bakit nga ba siya ganyan? At higit na makakatulong if magkakausap kayong dalawa, 'di ba? Mag-usap kayo ng masinsinan, ilatag ang mga bagay na ayaw at gusto ninyo na ginagawa ninyo sa isa't isa. Yung bang heart-to-heart talk talaga. Baka naman kasi kulang lang kayo sa pag-uusap kaya may ganyan. Ganun pa man, kung pagkatapos ng inyong pag-uusap ay binabagabag ka pa din ng bumabagabag sa iyo ngayon. Yung kung tama ba na ituloy ang inyong relasyon pagkatapos ng lahat ng iyong naranasan sa kanya, well, I do not see anything wrong if you will give each other space muna, no? Cool off muna kayo, lalo na kung hindi na-address ang iyong pagdududa kung mahal kanyang talaga. Mas mahirap naman kasi yung papasok kayo sa isang bagay tapos ang dami nyo palang doubts, di ba? Lalo na sa usapin ng pag-aasawa. Hindi biro yan, ha? Seryosong bagay ang kasal at dapat lang na mas mapag-isipan ninyo ng maigi ang lahat. I-assess ang sitwasyon at ang sarili bago pa man mag-desisyon na talian ang isa't isa. Yes, totoo, pwedeng nakakahiya sa mga common friends ninyo if malalaman nga na nag-cool off muna kayo after everything.
Pero that is beyond naman din their control. Hindi naman din sila ang magsasama, so I'm sure igagalang nila yan. Ang mahalaga, alam mo sa iyong sarili at kumbinsido ka na yan sa ngayon ang tamang gawin. Mas importante kasi, Leo, yung hindi ka mapasubo dahil kinabukasan ninyong dalawa ang nakasalalay dito. If kayo talaga ang para sa isa't isa, kahit na ilang beses pa kayong humingi ng space sa isa't isa, gagawa at gagawa ang tadhana ng paraan upang muli kayong magkabalikan. Okay? Pero ang pinakamabuti at pinaka-the best pa din talaga is to really pray and ask the Lord for wisdom sa dapat nyong gawin. Salamat sa pagtitiwala, Leo. Sana ay nakatulong kami sa iyo. At sa lahat ng mga nakasama natin ngayong gabi, sa muli, maraming salamat po sa inyong naging pag-antabay. Muli ho tayong magsama-sama sa susunod na linggo, sa kaparehong oras at himpilan, at sama-sama ho nating balikan ang istorya ng inyong aral, inspirasyon at pag-asa. Because your story matters. Ito po ang inyong Miss Glad, Gladdy Mabini. God bless your heart, good night, and sweet dreams! Bye!